At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Busy Basura, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Ay sutil na bata at di malili sa kanyang sarili at sa kanyang paligid. Nagsinungaling siya kay Miss Kalilisan sa kanyang ginawa at sa betong daban ay nagsabi nagtutuo. Di humingi ng sorry si Bessie. Isang araw, kinausap ng teacher ang mga magulang ng mga estudyante. At ang daday ni Bessie ay nagreklamo. Isang gabi, habang nanonood ng TV si Bessie, ay itinapon niya ang pinagkainan niya ng jejerya. Pero biglang dumikit sa kanya ang itinapon niya. At takot na takot siya. Nay! Nay! Tulungan mo ako! Nay! Ano nangyari sa'yo? Nay! Bessie, anak! Bakit ganyan ang tsura mo? Nay! Dumikit po yung tinapon ko sa mukha ko! Nay, tulungan ako! Ikaw kasi, kung ano-anong ginagawa mo, kaya siguro nagkaganyan. Akin na nga yan! Aray! Nay! Huwag po ninyong hilahin! Naku, dumikit! Kung hindi tatanggalin ito, mananatili dyan sa mukha mo! Aray ko! Ano kasi ginawa mo, ha? Tinapon ko lang naman yung andyan sa lamesa ko sa sahig. O, ayan. Tanggal na. Magpahinga ka na, ha? May pasok ka pa bukas. Salamat. At natanggal na rin. Akala ko kung ano nang nangyari sa akin. Nay, salamat po. Good night. Ang tawag natin dito ay segregation. Sabi ni Kapitan, kailangan natin na maglagay ng mga lagayan ng basura sa kani-kanilang bahay. Kahit sako at lata lang, importante. Ihiwalay ang mga plastik, ang mga bote. Ihiwalay natin ang mga recyclable na materials tulad ng nabubulok na bagay, mga pagkain, balat ng prutas. Kayo naman, ma'am? Dadagdagan mo pa ang trabaho namin. Ang dami kayong trabaho doon sa bahay namin. At saka, pare-pareho lang naman na basura yan eh. Bakit mo pa isisegregate? Mrs., kunting trabaho lang naman ito. Kung tutuusin nga eh. Hay naku ma'am, bahala kayo. At gagawin ko ang dati kong ginagawa. Mrs., disiplina lamang po ang kailangan. Uy, ano naman yung dinidikit mo dyan sa kamay mo? Ikaw ha, ang salbahe mo talaga. Eh, bakit di ka nagsorry at nagsinungaling ka pa kay ma'am? Wala akong kasalanan at wala akong kasalanan ng ginagawa. Nagsinungaling ka, di mo sinabi ang totoo. Hoy, di ba? Nagtago ka ng basura dun sa bahay ni ma'am. Di ka pa nagsasabi ng totoo sa kanya. At isa pa, ano namang masama sa ginagawa ko? Ganon din naman ang ginagawa ng nanay ko, no? At teka, anong ibig sabihin ninyong mali ang nanay ko, ganon ba?
Bessie, dapat maging tapat ka kay ma'am at huwag kang magsinungaling sa kanya. Isa ba, humingi ka ng sorry at sabihin mo sa kanya yung totoo. Sorry? Saan na naman yun? Di ko alam. Parang ang bait-bait nyo. Bakit ako magsasorry? Hindi ah. Bakit nga ako? Humingi ako ng sorry kay ma'am. Basta, wala akong ginagawang masama at wala akong aaminin. Di ko ako ang may gawa yun. Wala kang ginagawa na masama. Bakit? Sorry, di mo lang mabigkas. Bakit naman? Ano? Sasama ba kayo sa akin? O maghiwalay-hiwalay na tayo? May gagawin pa kami ni Lloyda. Magsama kayong dalawa. Total, ganyan kayo. Di ako magsasorry. Tingnan mo yun. Ang hirap-hirap niya magsabi ng sorry. Simple na namang sabihin, hindi ba? Oo nga eh. Halika na nga. Ma'am, sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Hindi po talaga akong nagsiksik ng rapper ng candy doon sa supa ninyo. At hindi po ako nagsiksik doon, ma'am. Alam mo, alam ko naman yun, Lloyda eh. Ang ipinagtataka ko lang kung bakit ngayon mo lang sinabi. Kasi ma'am, di ba sinabi ko na sa inyo, kaibigan ko silang dalawa at ayaw kong magalit sila sa akin. At isa pa, ma'am, ayaw ko po silang mapahamak ng dahil lang sa akin. Alam mo, Lloyda, di masama na mahalin yung mga kaibigan. Pero hindi ibig sabihin na magsisinungaling ka dahil sa kanila. Lalong-lalo na pag may ginawa silang masama. Dahil hindi naman ikaw ang mapapahamak, kundi sila rin. Alam mo ba na masama ang magsinungaling? At takpan ang masamang ginagawa ng kaibigan mo, Lloyda? Kung tunay kang kaibigan, maghahangad ka ng ikabubuti ng iyong kaibigan at hindi ang kanilang ikasasama. Naintindihan mo ba? Opo, ma'am. Sorry po. Huwag mo nang ulitin yun, ha? Masama yun. Opo, ma'am. Hinding-hindi na po. Sorry po talaga. Sige po, ma'am. Magpapaalam na po ako sa inyo. Sige. Mag-ingat ka sa daan. Busog na ako. Tapon ko nga itong mga nasa bed ko. Magdaming kalat. Mamaya pa, pabalik na ako ng timid. Ito, tapon ko mga wrapper, mga plastic dito sa ilalim ng kama ko. Di na makikita ito. Ano yun? Aray! Bakit na naman dumidikit ang basura sa akin? Bakit ganito? Ay! Ayan na naman eh! Ano bang nangyayari? Ay! Nay! Nay! Tulungan niyo ako! Tulong, Nay! Nay! Bakit lahat ng basura lumalapit at kumakapit sa akin? Anong gagawin ko? Inay! Inay! Tulungan niyo ako! Nay! Bessie! Bessie, anak! Anong nangyayari sa'yo? Nay, Bessie! Tulungan niyo ako, Nay! Tulong, Nay! Bessie! Bessie, anak! Anong nangyayari sa'yo? Anong ginagawa mo dyan? Uy, bakit anyan ka sa silong ng kama mo? Kasi ang mga basura kumakapit sa akin. Ay, naku, kasi naman ikaw, hindi ka naglilinis ng silid mo. Kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Eh, mga basura mo, kasi andito, tingnan mo! Sandali, ah! Tatapon ko na sa bintana. Oh,
Oh, ayan, Nay, wala na. Salamat, Nay. Natakot ako talaga. Pero, totoo lahat ng basura. Parang kumakapit sa katawan ko. Teka, titignan ko nga uli sa silong. Baka may multo dito. Sa lahat ng tinatapon na basura dito, punta sa akin. Ha? Wala naman siguro, no? Oh, wala. Ilang multo? Alam mo, anak, guni-guni mo lang yun. Paano kasi? Lagi kang nanonood ng TV, kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Maligo ka nga! At hanggang ngayon, di ka pa naliligo. Sige na, maligo ka na. Eh, opo, maliligo na po, inay. Ano maliligo? Mamaya makakalimutan mo na naman. O, tignan mo si Betong, naliligo. At si Loida, pero ikaw, hanggang ngayon, may naaamoy na ako sa'yo. Kahit magkilamos lang sana. Ayusin mo naman ang sarili mo, anak. Kayo na, ha? Ilang beses po kayong naliligo sa isang linggo, eh. Aba, anak. Pwede ba? Huwag mong ibalik yung tanong ko, ha? Sige na. Maligo ka na. At sandali pala. Kumain ka muna. Tapos, maligo ka, ha? Huwag mong kakalimutan ng maligo. Opo. Nay, tingnan mo, maghugas din kayo bago kayo kumain. Di kayo naghuhugas, oh. Tsaka, magsuklay din kayo. Parang may kuto kayo, oh. Naku, bata ka. Kung ano-anong sinasabi mo, sige na, dalian mo na. Baka malate ka. Dami-dami mong alam. Ikaw, ah, maligo ka, ha? May naamoy na ako. Naamoy ko na yung kilikili mo. Amoy sibuyas na. Maligo ka na! Ay, upo, inay! Ayan, ewan ko lang sa'yo na basura ka. Kung makakaalis ka pa dyan, isiniksik kitang mabuti dyan. Ayan, ano ba? Tatakutin nyo na naman ako? Hindi ako natatakot sa iyo. Basura! Ay, nako, dyan ka na basura. Tatakutin pala, ha? Di nyo ako matatakot. Ako pa! Makatulog na nga. Bestie, ano ba? Maligo ka na! Opo, ina. Andyan na po. Ay, ang bagal-bagal mong kumilos. Di ba ang sabi ko, maligo ka na? Pero hanggang ngayon, hindi mo pa nagagawang sinasabi ko sa'yo. Ang baho mo, anak! Maligo ka na, parang awa mo na! Opo, inay. Ay, tika. Nanaginip ako kagabi, ah. Tingnan ko nga itong silong ng kama ko. Dahan-dahan. Bese, di ba sinabi ko sa'yo na maligo ka na? Bakit anong ginagawa mo dyan sa silong ng kama? Eh, ano ba naman itong sinanay? Tawag ng tawag. Sabi, maligo ako, maligo ako. Ay, opo, inay, huwag po kayong mag-alala. Maliligo na po!
ang daming kalat dito sa kwarto ni Bessie. Yung pinag-inuman niyang disposable. Nandito. Pulutin ko na nga. Nakakaasar talaga ang batang yun. Magandang umaga po, Aling Pinay. Andyan po ba si Bessie? Ah, oh, Betong, ikaw pala. Sandali lang ha, tatawagin ko yung anak ko. Bessie! Bessie, andito si Betong! Bessie, lumabas ka dyan! Oh, Bessie! Ano po, Aling Pinay? Eh, anak ko, ang tagal-tagal mo, Betong. Ah, inay, naligo na po ako. Teka, amuyin ko nga yung buhok mo kung mabango. Kinuskus mo ba ang kilikili mo? Huh? Naku, eh upo, inay. Mabango na yan, di na mabaho. O sige, kayong dalawa ha, muwi kayo ng maaga. Huwag kayong pupunta kung saan-saan dyan, ha? Baka kung anong mangyari sa inyo sa daan. Umuwi na maaga, ha? Opo, inay. Uwi po kami ng maaga. Oh, ikaw, bagong ligo ka. Baka pag uwi mo, nang lilimahit ka na dyan. Naligo ka pero mabaho naman ang kilikili mo. Huwag kang magdudumi, ha? Sige na. Oo nga po pala, Betong. Oh, sa'yo yan, ha? Salamat, Bessie. Sige po, inay. Alis na po kami. Bye, nay. Apa! Nagtapon pang batang yon. Tingnan mo itong batang ito. Nakakainis talaga. Kakalinis ko lang, nagtapon na naman. Eh, ano kayang gagawin ko sa batang ito? Ano kaya? Class, naituro ko na sa inyo na ang papel ay galing sa puno. Ang plastic naman ay hindi pwedeng masunog at matunaw. Ang bote at ang bakal naman ay maaring buuin pa at tunawin ulit. Alam nyo, class, kung matutunan lamang natin ang pagre-recycle, maaari nating maiwasan na dumami ang mabasura. At para maiwasan ang baha, kailangan nating magtanim ng napakaraming puno at huwag itapon sa ilog ang mga basura. Ako po ba? Oo, ikaw. Ang tanong ko, kung saan natin dapat itapon ang ating mga basura? Sa basurahan po. Saan basurahan, Bessie? Eh, ma'am, sa ano po? Sa... Saan, Bessie? Saan ang basurahan? Saan natin dapat itapon ang mga basura? Sa lata po. O kaya sa sako. Loida, ikaw, anong sagot mo? Ma'am, ang sagot ko po, kailangan po natin na pag-iwalayin ang mga basura natin. Ang mga plastic, bakal at bote, at mga pagkain at prutas, yung nabubulok po, iiwalay sa mga hindi nabubulok. Tama po, magamit po natin muli ang pwede pa natin gamitin. Tama. Gawin nyo yan, mga bata, ha? Kasi yun ang dapat natin gawin para maiwasan natin ang mga kalamidad. Pakiramdam ko na nagsisip-sip na si Lloyda sa teacher natin. Pero huwain mo, palaging galit sa atin si ma'am. Hindi, ang bait-bait nga ni ma'am eh. Anong mabait? Laging niya akong pinag-iinitan at laging tinatawag sa oras ng recitation. Laging niya akong tinatawag. Eh, sumagot ako sa mga tanong niya. Eh, problema? Di ko alam talaga ang sagot. Yun lang. Kasi di mo ginagawa, di ba? Ano mo, tinatawag naman niya lahat. Lalo na pag yung mga hindi nagtataas ng kamay.
talagang tatawagin ni ma'am. Kaya nga ako, nagtataas ko ng kamay. Ikaw ba nagtataas ng kamay para sumagot sa mga tanong niya? Oh, hindi. O yun naman pala eh, talagang tatawagin ka niya. Hindi mo kasi alam ang sumagot, kaya nga tinatawag ka lagi. At alam mo naman na may ginawa kang mali dun sa bahay niya. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Bisi? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bisi Basura, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.